Okay. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay binigyan ng pagkakataon na makarinig ng kanyang salita sa umagang ito. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay entitled it, The Two Symbolic Women and Their Spiritual and Global Implications. This is referring to the two covenants, the two women, which is Sarah and Hagar. And the verses are found in Galatians chapter 4, verse 21 to 31. Ang ating pong babasahin ay Galatians 4, 21 to 31. Pero ang Old Testament nito ay nandun po sa Genesis 21. Okay, basahin po natin ang Galatians 4, 21 to 31. Tell me, this is Paul writing to the Galatians. Tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by the one bondwoman and the other by the free woman. But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise, which things are symbolic. For these are the two covenants, the one from Mount Sinai, which gives birth to bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to Jerusalem, which now is and is in bondage with their children. But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. For it is written, Rejoice, O barren, you who do not bear, break forth and shout, you who are not in labor, for the desolate has many more children than she who has a husband. 28. Now we, brethren, as Isaac was our children of promise, but as he who was born according to the flesh, then persecuted him who was born according to the spirit, even so it is now. Nevertheless, what does the scripture say? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. Sige po, tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapuri at nagpapasalamat sa aming pagkakabasa ng iyong mga salita. Alam po namin, Lord, ang iyong mga salita sa kanyang row na aming binasa ay makakabigay sa amin ng kaalaman, higit sa lahat, magbibigay na sa amin ng spiritual na understanding upang kami, Lord, ay makarinig at makakilala sa iyo, Lord, higit sa lahat, makita namin ang aming kalagayan. Salamat muli, Lord, sa pagkakataon na ito, Lord, na binigay mo sa akin upang maipahayag ang salita ng Diyos. Sa amin din pong makikinig, buksan mo, Lord, ang aming puso at isipan upang maintindihan namin ito. Dalangin namin na ang makikinig sa present and also in the future, na sila din po, Lord, ay bigyan mo ng illumination upang maintindihan ang mga salita nito. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So ang ating pong title ay The Two Symbolic Women, Their Spiritual and Global Implications. Actually, sa physical na kalagayan, nilagay lang itong si Sarah at saka si Hagar na magre-represent ng women na to. But ang tunay talaga na women ay yung mga nasa Panginoon, na naniwala sa Panginoon, representing outside the Jerusalem at the present at Jerusalem na nasa taas. No? At ang una po nating tatalakayin ngayon ay ano bang history nitong kwento na to? At pangalawa, ano yung dalawang covenant? At ang pangatlo po, ano yung nirepresent ng dalawang covenants na to? They are the law and the gospel. Kaya nga, babalik ulit tayo doon sa law and the gospel, which is the gospel is about paano tayo maliligtas. It is about kung ano ang ginawa ni Jesus Christ at the same time, ano ang kalagayan natin. Ano ang kalagayan ng God at paano tayo ma-reconcile. Yung gospel is a good news about our reconciliation to our God. No? So unang-una po,
Titingnan natin ang kalagayan nito na ano ba ang mga background nito. Kung makikita natin ang Galatians, ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia na kanyang tinayo. Ang pinaka-main na topic nito, pinaka-main thesis nito ang kanyang sulat ay ang mga tao doon sa Galatians ay parang umaalis doon sa kanyang tinuro na gospel, which is the grace system gospel, grace principle gospel, na kanyang itinuro yan, na itinuro ni God doon sa Jesus Christ kay Paul doon sa chapter 1. Kasi sabi nga dito ni Paul na sa 11 ng chapter 1 na, "But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached to me is not according to man, for I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ." So pinapakita dito ni Paul na ang kanyang gospel na tinuturo sa Galatian church ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Panginoong Jesus. Kasi na-encounter po natin, na-encounter ni Paul yan, si Jesus Christ, doon sa Damascus. At the same time, nag-training siya doon sa Galatia, sa Nabatea, Galatia, sa southern part of Palestine area ng 3 years. Kaya nga sinasabi ni Paul na itong gospel na to ay hindi ito galing sa tao. In fact, hindi ko ito kinopya kina Peter, kinopya kina James, na existing na. But ito ay tinuturo sa akin. And later fact, kinonfirm ko sa kanila, hindi naman sila nagdi-disagree. At we agreed on this one. So, yan ang problema nitong church na to. Na meron mga ibang mga sinasabing mga Hudyo na sinasabi nila na kailangan pa magpatuli. Meaning na dapat kayo ay magpunta pa kayo sa aming kalagayan, kasi ang mga Hudyo po ay talaga sila ay parang sumusunod sa batas ni Moses, na sila ay maliligtas sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa batas. Yun ang kanilang intindi, na dapat sila ay sumunod sa batas. Ngunit si Pablo po ay na-reveal sa kanya ng Panginoon na hindi sa pamamagitan ng batas, kundi by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga, nung nalaman ni Pablo, ay sumulat siya. So, that is the background of the Galatians. Kaya sinabi ni Pablo dito na, "Tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law?" Sabi niya, kayong gusto magpapasakop sa law, sa principle of the law, sa Mosaic law, sa inyong kaligtasan, hindi nyo na ba naiintindihan ang mga batas? Yun ang ibig sabihin ni Pablo dito. Kasi parang magugulat kayo, bigla niyang sinabi dito, "Tell me, you who desire to be under the law," no, na yung binigay ni Moses na Mosaic covenant, "do you not hear the law?" So, ano ba yung law na sinasabi ni Paul dito na mga effects niyon? Kasi dito sa Galatians 3:10, sinasabi niya, "For as many as are the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them." Sabi ni Paul, cursed is everyone who does not continue in all things. This is a universal all things. And this is a universal everyone. This is ito pag sinabing yung mga universal. Na parang sinabi ni Paul na, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Sin, pag pinamig for all, universal all, lahat ng tao sa buong mundo. Ngayon, ganon din ang sabi niya, "Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them." So, yan ang kanyang ano dito. Kaya parang magbibigay ngayon si Pablo dito ng history. Sabi niya, "Tell me, you who desire to be under the law." Ibig sabihin niya, yung kayong gusto magpapasakop pa sa law, kayong mga pariseo o kayong mga gustong magsabi dito sa mga taga-Galatians, o kayo mismo na mga Galatians na ma-influence kayo ng inyong kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, hindi nyo ba alam ang batas? Sabi niya, ngayon, pupunta na tayo dito. "For it is written that Abraham had 2 sons. May 2 anak si Abraham, si Ismael at saka si Isaac. No? The one by a bond woman and
other by the free woman. So, ang bond woman nito ay si Hagar. Ang free woman nito ay si Sarah, no? Kasi si Sarah ay ang kwento ni Abraham, si Abraham ay inutusan ng God na pumunta doon, pinramis sa kanya na magkakaroon siya ng maraming anak at ibe-bless siya, no? Ibe-bless din ang mga tao, ang kanyang mga anak, ang mga descendants ni Abraham, ibe-bless din kung ibe-bless si Abraham. Kaya nga makikita natin na maraming mga anak si Abraham. In fact, marami siyang anak sa marami din siyang magiging anak doon sa kay Ismael, sa kay Hagar, at marami din siyang magiging anak kay Sarah sa Israel, no? Papaliwanag natin 'yan, kaya nga ang ating title is The Spiritual Implication and the Global Implication, no? Kasi mararaming anak din, no? Maraming anak si Hagar, but marami ding anak si Leia, pero ang pinakaano dito, maraming magiging anak ang bond woman, no? Mga hindi talaga by covenant or by grace, no? Marami ding anak yung free woman, no? But he who was the bond woman was born according to the flesh. Ang ibig sabihin nito, but he who was the bond woman was born according to the flesh. Sabi na yung anak na ipinanganak doon sa bond woman was born according to the flesh. So, medyo may spiritual implication na ito, na yung pinanganak doon sa kay Hagar na si Ismael or yung pinanganak sa bond woman ay flesh lang yan. Yung kaya nga makikita natin doon sa John 3:3 nung kausap ni Jesus Christ si Nicodemus, sabi ni Jesus Christ, what is born of flesh is flesh, what is born of spirit of spirit. Kasi sabi ni Jesus Christ doon, unless a man is born again, referring to born from above or born spiritually, unless a man is born spiritually, he cannot see the kingdom of God. Sabi ni, yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, what is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. Kung titingnan natin ng spiritually, kung ikaw ay mabubuhay lamang o ipinanganak lamang sa laman at hindi ka muling ipinanganak sa espiritu, hindi ka paghaharian ng Diyos. Hindi mo makikita, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sinabi ni dito, but he who was of the bond woman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise, no? Kaya pumasok na yung promise, kasi yun ang promise ng God kay Abraham, which things are symbolic, no? Ganun na, pumata na, this is just a symbolism, kasi baka mag-focus tayo kay Hagar at saka kay Sarah, but this only a symbolism na representing the two symbolic women. For there are two covenants. Alam po natin ang two covenants. The two covenants are although maraming covenants, but ang pinag-usapan dito na two covenants, the Mosaic covenant and the New covenant, no? Baka malito kayo, madali niyo maintindihan ang Mosaic covenant. Yun yung covenant kay Moses na sinabi, kung kayo ay sumunod sa mga batas na to, kayo ay pagpapalain. Kung kayo hindi susunod sa batas na to, kayo hindi pagpapalain. No? Ganun. Yun ang ibig sabihin doon. Ngayon, mayroon ding new covenant. Ang new covenant ay yun yung promise ni Jesus Christ na bibigyan ko kayo ng new covenant na by promise. So, kung titingnan natin sa Hebrews 8:8, ganito pa nakasabi sa new covenant. No? Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that when I took them in the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant. No? Hindi ito katulad daw ng covenant na binigay kay Moses nung sila ay paalis sa Egypt, kasi hindi na ito nasusunod. And I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days,
says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor and none his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. And that he says, a new covenant, he was made the first obsolete. Now what is coming obsolete and growing old is ready to vanish away. So, alam po natin na ito pong two covenants na to, itong symbolic ito ng dalawang covenants. The one from Mount Sinai, kasi alam po natin, ang Mosaic Covenant ay binigay kay Moses doon sa Mount Sinai nung paalis na sila doon sa Egypt at papunta na sila sa Canaan, the promised land of God, no? Which gives birth to bondage, matindi ito, which gives birth to bondage, which is Hagar. Si Hagar representing dito sa bondage. And this Hagar is Mount Sinai in Arabia, hindi to Saudi Arabia, but this is the Nabatea Arabia. Doon din nakipag-usap si Paul sa Nabatea Arabia ng 3 years, no? Dito Saudi Arabia, this is just the southern part of Israel, no? Palestine on that time. And corresponds to Jerusalem, which is now east, no? And is a bandage of his children. Kaya nga, global implication, kasi sabi dito, which is Hagar, and this Hagar is Mount Sinai in Arabia, corresponding to Jerusalem, which now is, and is the bandage with his children. Kasi sa kapanahonan ni Paul, at even to this day, these days, ang Israel na current, the Israel that is now, the Jerusalem that is now, is bandaged with these children. Kasi bakit natin masasabi na bandaged pa sila? Kasi sabi sa Romans 10, sabi ni Paul dito sa Romans 10, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness, and I bear them witness that they have zeal for God, but not according to knowledge, for they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Sabi ni Paul dito, who is now, which is now, with her children. Kasi alam ni Paul na the current Jerusalem in his time and during this time ay under pa rin ng bandage with her children. But the Jerusalem above is free, which is the mother of all of us. No? Kasi mayroon din pinanamis talaga na Jerusalem above. Yung above talaga na signifying ito na talagang in the last part, no, mayroon talagang Jerusalem which is above, which is free. Kasi nakikita ni Paul na hindi pa ito yung Jerusalem na makakaano. Sabi dito, so babalikan natin si Abraham. Alam po natin si Abraham ay pinarami siya ng 75 years old siya. Pinarami siya na magkakaroon siya ng maraming descendants. Pero after 10 years, hindi siya nagkakaanak. Paano matutupad yung promise na magkakaroon tayo ng maraming anak? Kasi isa sa mga promise yan. Sabi ni Sarah na asawa ni Abraham. Siguro, pwede nating gamitin si Hagar na isang slave. Hagar is the slave of Sarah, Egyptian slave sila.
Kasi sa kanilang kapanahunan, hindi nila masyado pa nakuha yung batas at hindi pa nila maintindihan. Akala nilang adultery ay pwede sa, basta hindi lang asawa, pwedeng slave. So, ang slave na yan ay, ang may-ari niyan ay si Sarah. Sabi ni Sarah, o sige, ibigay ko sa iyo si, ano, si Hagar. Si Hagar ngayon, tinransfer ang rights doon kay Abraham, tapos nagsiping sila, nagkaanak sila. Ngunit itong si Hagar ay parang nung nakita niya na siya ay parang may anak na, nabuntis na, nagmamayabang ito sa kanyang mistress o yung kanyang amo, si Sarah. Sabi ni Sarah, mukhang nagkamali yata ako. Sabi niya, kasi binigay ko si Hagar sa iyo. Sabi niya, isolusyonan mo yan, Abraham. Sabi ni Abraham, ibabalik ko sa iyo si Hagar. Bahala ka na. So, ginawa niya ni Sarah, pinalayas niya si Hagar. Hindi muna niya pinalayas, parang minaltrato niya si Hagar. Si Hagar, parang naisip niya, lalayas siya. So, lumayas si Hagar, nakausap niya yung God, the God who sees me, sabi ni Hagar. Tapos sabi ng God, bumalik ka sa iyong amo. Kasi gano'n nga. So, bumalik si Sarah sa amo niya. Bumalik si Hagar sa amo niyang si Sarah. At yun nga, nanganak sila. No? But sabi nga, hindi pa yan ang promise na anak. No? Hindi pa yan ang promise na. After how many years, 90 years old na si 13 years old na si Ishmael, bumalik ulit ang God. Ang sabi ng God, hindi talaga si Ishmael ang iyong anak na doon dadaan ang iyong mga descendants. Kundi bibigyan kita ng anak at sa next year babalik ako dito, magkakaanak na si Sarah. So, sila ay hindi nakapagpaniwala. Sabi na parang imposible ito kasi nga ay matanda na kami, mag 100 years na, no? 100 years na kasi lumipas na ngayon, mag 100 years na si Abraham at 90 years na si Sarah pagmanganak. So, sabi ng God, nothing is impossible. Kaya nga nanganak ulit sila kay Isaac. Si Isaac ngayon yung promise dito. Kaya nga may promise dito. Ngayon, after how many years, binubuli ni Ishmael si Isaac. Ngayon, mamaya, pinalayas na. So, babalikan muna natin dito. Which is the mother of all lesson, for it is written. Kasi nga, global ang ating implication. Sabi dito, sa 27, kung meron pa yung mga Bible, buksan nyo kasi this is very good. For it is written, rejoice, O barren, you who do not bear, break forth and shout, you who are not in labor, for the desolate has many more children than she who has a husband. Ngayon, bakit global ito? Kasi hindi lang ito about Sarah and about Hagar. This is not about Sarah. This is about Jerusalem talaga. Na mag-promise ang Panginoon na babalik siya. Kung babasahin niyo ang 54 ng Isaiah, makasulat dito sa 54 ng Isaiah, ganito. Sabi, ito yung promise sa Israel, no? Representing yung woman talaga. Hindi naman talaga si Sarah yun, si symbolic lang yun, pero yung Jerusalem talaga na i-establish ng Panginoon. Sabi niya dito sa 54 ng Isaiah, sing, O barren, you have not borne, break forth into singing and cried aloud, you who have not labored with child. For more are the children of the desolate than the children of the married woman, says the Lord. Verse 2, sabi, makinig kayo dito. Enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes, for you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make desolate cities inhabited. Do not fear, for you will not be ashamed, neither be disgraced,
for you will not be put to shame, for you will forget the shame of your youth, and will not remember the reproach of your widowhood anymore. For your Maker is your husband, the Lord of hosts is his name, and your Redeemer is the Holy One of the One of Israel. He is the called of the God of the whole earth. For the Lord has called you like a woman forsaken and grieved in spirit, like a youthful wife when you were refused, says the Lord. No? Ito yung promise sa ano? Ito yung promise na matatagpuan din sa Zephaniah 3:14 about Jerusalem talaga. So, sabi ni ano dito ni Paul. Sabi ni Paul dito. Sabi ni Paul dito sa balikan natin yung Galatians. Sabi ni Paul dito. Sana yung Galatians. Okay. Sabi ni Paul dito, you barren, yung parang ikaw Jerusalem, na akala mo iniwan na kita, na pinabayaan kita, maghanda ka kasi babalik ako. Ganon din ang parang kasi ito yung mga shadows kasi itong Old Testament eh. Si Sarah, hindi siya binigyan ng anak for how many years? Ha? 24 years? Iba, in fact, nung kinausap sila, 75 years, 65 years si Sarai. Sabi nga, baog si Sarai, no? Pero pinramis talaga. Ganon din sa atin sa Israel ngayon. Ang Israel, napakaliit na bansa. Napakaliit ng bansa. Pero bakit pinramis ito? Hindi ba tayo magtataka na bakit mayroong millennial kingdom in the last days? No? Hindi tayo magtataka kung bakit may millennial kingdom in the last days? Kasi Israel now is very small compared to the whole world. But eventually, doon sa millennial kingdom, kasi ang marami magsusurvive doon sa great tribulations, mga Israelian. At mga Israelian sila talaga ang bibigyan ng mga anak na marami, kasi we will be judged by righteousness. Kawawa naman ng Israel na pagdating ng pagka-convert nila ay kukuhanin na kaagad sila. So bibigyan pa sila ng Panginoon ng mga ilang years to make many. Kaya nga sabi dito, representing ito si Sarah na huwag kang mag-alala, no? Ikaw ay mag-wait ka lang, no? No. Karamihan kasi sa atin din, hindi tayo nakakapag-wait kasi minsan na gusto na kaagad nating kukunin yung spiritual blessings. Pero ito, may implication nito spiritually at the same time globally. So, now ganito 'yan, no? Verse 28. Now we brethren, as Isaac was, are the children of promise. Alam po natin si Isaac binigay how many years after? Mga 75, mga 24 years after. No? 25 years after. Now we brethren, as Isaac was, the our children of promise, but he who was born according to the flesh then persecuted him who was born of the spirit. Even so it is now. So ngayon, ang spiritual implication nito, the law is persecuting the gospel. Bakit ko masasabi yung the law is persecuting the gospel? Those who are under the law, those who are thinking na ang kanilang kaligtasan ay by obeying the law and doing good works, work-based salvation, napakarami ang religion na ang religion ay work-based salvation. Anong ibig sa work-based salvation? Pag sinabi natin ang salvation natin is work-based salvation, we think and we believe that we are saved by obeying the law, no? By doing good works and or adding good works to the finished work of Jesus Christ. Yun ang law, no? But the gospel, those who are obeying the gospel, they are the grace principled salvation system, that we are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ and not by the works of the law,
For by the works of the law, no one is justified. Sabi nga sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. So Paul is saying here na the law, the one religious people are persecuting those who are under the doing the gospel, no? But as he who was born according to the flesh, yun, according to the flesh, yung kasi hindi pa maabot ng sabi nga ni Jesus Christ, was what is born born according to the flesh is flesh, what is born of spirit is spirit. Yung born of the flesh, they're thinking talaga na they're saved by doing good works or adding good works to the finished work of Jesus Christ, who was born according to the spirit, even so it is now. So don't think na mananalo yung mga nagsasabing we're saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ than those who are saying that we are saved by obeying the law, by doing good works or adding good works or other ceremonies, no? Nevertheless, that the scripture says, cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman was not be heir with the son of the brethren. This is very ano to eh, parang napakahirap na ano to, napakahirap ito na ano na kalagayan ni Abraham. Para makita nyo ang hinanain ni Abraham dito, buksan nyo po sa Genesis 21 para makita nyo kung ano ang ano dito. Genesis 21. Okay, ganito ang sinabi ng Genesis 21. Hagar and Ishmael depart. Genesis 21 verse 8. Para mayroon talaga tayong ano. So the child grew and was weaned. Si Isaac ito ha. Dumaki na. At parang weaned, yung parang hindi na pinagatas, no? Pinaalis na sa nanay. And Abraham made a great feast on the same day that Isaac was weaned. No? Kung ilang years i-weaned si Isaac, ganun ang ginawa din kay Isaac, ganun din kay Hagar, no? And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had born to Abraham, scoffing, making fun, no? Parang binubuli or kinukuntsa. Ganun din ang nangyari sa mga tao na niniwala sa gospel. Minority yan at maliliit yan. Nauna talaga yung kasi ang revelations nga, yung progressive revelations, even doon kina Moses, di nila maintindihan pa. Although meron ng implication yan, they cannot be saved by the law. Kaya nga, in-explain niya sa Romans 3:23 na ang purpose ng law ay para makita lang natin yung ano. Anyway, baka maubusan tayo ng oras, sitingnan natin. And Sarah saw of Hagar, the Egyptian, whom she had born to Abraham, scoffing. Therefore, she said to Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with the son, namely with Isaac, very specific, namely with Isaac. No? Cast, and the matter was very displeasing in Abraham's sight because of his son. Ito, nagsastruggle tayo dito. In fact, tiningnan ko to sa Hebrew Bible, no? Displeasing, ang tingin talaga ni Abraham ay evil talaga itong paggawa niya, no? Sabi displeasing lang dito, pero ang sana parang doing evil talaga to, kasi sabi niyan and the matter was very displeasing sight because of his son. Imagine mo si Abraham, anak si Isaac. Hindi naman kasalanan ni Isaac 'yan. Hindi naman kasalanan ng ano. In fact, sila nga nagkasala eh. Si Sarah nga nagsabi, oh, ito na, gamitin mo. Pero binalik ni Sarah na, kasalanan mo yan, Abraham, ayusin mo yan. Sabi ni Abraham, balik ko yan sa iyo yung ano mo. Pero sabi dito, but God said to Abraham,
Do not let it be displeasing in your sight because the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah said to you, listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. Dito mga babae, nakakabawi kayo dito. Kasi doon si Eva, minus kayo doon eh. Kasi na-deceive ang babae doon at si Adam na lalaki, nakinig. No? So minus na kagad. Doon naman ang binigay ni Hagar naman yung ano, binigay ni Sarah si Hagar kay Abraham. Minus pa rin yun kasi si Sarah ulit ang nag-initiate at nag-listen. Ang listen pala sa Hebrew, pag sinabing listen ay ano pala yun, obey na pala yun sa Hebrew, obey. Kaya nga doon sa ano, he obeyed because you obeyed your wife, sabi kay Adam, because you obeyed your wife. Dito naman, you obey. Pero sabi ni God dito, but God said to Abraham, do not let it be evil, displeasing, parang evil things in your sight because of the lad or because of your bondservant. Whatever Sarah said to you, let's listen. Ang listen is obey sa Hebrew. Listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. Yet I will also make a nation of the sons of the bondwoman because he is your seed. Sabi ni God, makinig kayo kay Sarah, kasi si Isaac talaga ang seed of the promise. Andun lalabas ang Israel, ang Jerusalem, which is the promise. But pero huwag kang mag-alala, also make a nation of the son of bondwoman, si Ishmael, because he is your seed. So alam po natin sa history, si Ishmael din ay binigyan ng 12 prince, no? Kasulad ng ano din ni Isaac, binigyan din si Jacob ng 12 tribes, si 12 princes din na although nabuhay sila sa wilderness, pero maraming nagsasabi na ang kanilang descendants ay yung mga Arabs, lalo na sa Northern Arab. Ngayon, so Abraham rose early in the morning and took a bread, binigyan niya talaga ng provision, pero nagkaroon nga ng ano doon, hindi na natin tatalakayin yan. Pero ang nangyari dito, nevertheless, what does the scripture say? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. Ngayon, going to the spiritual side, before going to the global side, going to the spiritual side. The two covenants, the two women, the two sons, representing the Mosaic covenant, si Hagar at saka si Ishmael. Yung free woman, si Sarah at saka yung anak niya si Isaac, ay about the gospel, the promise. Ngayon sabi, cast out the bondwoman, cast out the law in your principle, in your thinking of a saving. Yung law na yan ay kung nandun lang siya, kung maayos yung law na yan, hindi naman talaga ikakast out yan eh. Hindi naman ikakast out. Pero kung yan na yung ang problema ng tao, hanggang hindi mo maalis yung pag-isip mo na ikaw ay maliligtas sa sarili mong kakayahan sa pagsunod ng law. Kaya nga sabi ni Spurgeon na parang mayroon akong pinos doon na ang true conversion is not only repenting or going away from the sin, but also going away from the self-made righteousness. Kasi napakahirap nating paalisin yan talaga. Parang ang isip natin, parang si Abraham, bakit ko ba talaga paalisin itong aking pag-iisip na ako ay gagawa ng mabuti para maligtas? Diba tama naman talaga to? Pero ano sabi ng God kay Abraham? Listen, cast away the law. Cast away Hagar and his sons. Kasi that is the work-based principle of salvation. Unless na i-hold mo yan, sabi mo, i-hold ko muna ito. Anyway, nandito naman eh, naniniwala na ako, i-combine ko.
Hindi pwedeng i-combine. Hindi pwedeng i-combine ang grace principle salvation that we are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. No? In the Lord Jesus Christ. Ngayon, babalik din yung kastanan na yan kasi alam po natin na in the future, no? Talagang yung sinong maniniwala din kay Jesus Christ, no? Although, ang sabi nga natin, lalagay na natin sa ano, yung mga descendants din talaga ni Abraham na iba, mayroon din talagang maniniwala dyan. Pero karamihan din talaga sa descendants of Israel na tayo po ay talagang descendants tayo ni Israel. Bakit tayo descendants ni Israel? Kasi of Galatians 3:16. Ganito tayo, paano tayo nag-connect, no? Sabi ng connection natin. Kasi Juda lang naman at saka Israel yun eh. Sabi dito sa 18:16 ng Galatians 3:16. Sabi dito, now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say unto seeds as of many, but as of one, and to your seed who is Christ. And this I say, that the law which was 430 years later cannot annul the covenant that was confirmed before God by Christ, that it should make the promise of no effect. Sabi dito, and to his seed, Jesus Christ. So we believe that our salvation is the same sa lahat ng mga generations ng mga tao by grace through faith in the Lord Jesus Christ. For the purpose of ano, dapat ma-distinguish natin yung hyper dispensationalist. Kasi may mga hyper dispensationalist, iba't iba ang kanilang kaligtasan throughout the years, no? Meron silang parang sinasabing 7 dispensation doon daw sa kay Adam, ang pag ano doon ay innocence, doon naman pagkatapos ng fall ay conscience, tapos mayroong law, human governance, tapos doon kay promise naman, doon kay Moses ay by the law, maliligtas sa by the law, doon naman sa church ngayon, by grace tayo maliligtas, at mayroon pang iba doon sa dispensation, doon sa 7-year tribulation, iba't ibang kaparaan ng kaligtasan, doon sa millennial kingdom, iba't ibang kaparaan ng kaligtasan. But ang kaligtasan dito ay through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Kasi ganito po yan eh. By grace, through faith in the Lord Jesus Christ. Paano yan? Wala pa si Jesus Christ nung kapanahonan ni Noah. Kapanahonan ni Abraham. Wala pa. Hindi pa nila kilala si Jesus Christ. But mayroong pinangako doon na isang Messiah. Hindi nga lang nila masyadong maintindihan kung ano yon. In fact, during kina Jesus Christ, nag-antay pa rin sila sa Messiah. In fact, si Jesus Christ nga na nandun na sa kanilang harapan, hindi nila nakukuha. Ngayon, paano naliligtas ang mga tao before Christ? So ito yung si Jesus Christ, ito yung cross. Before, nandito. Before, pag after, tayo yan nandito. So before, paano sila maliligtas? They believe by grace, by faith on the coming Messiah na mayroon talagang mag-atone sa kanilang, mayroong tao na magsasubstitute sa kanila sa na maligtas. Ngayon naman, nandito naman yung tayo sa mga future, we also believe looking backward tayo at the cross on the finished work of Jesus Christ. Kaya nga ang ating salvation is on the work of Jesus Christ. Ngayon ang ano doon is parang paano yan? Kasi maraming nagki-question. Hindi natin maiintindihan yung substitutionary atonement. Kasi nga, meron narinig ako ng mga discussion doon sa ibang mga grupo. Sabi na, pwede ba yung ikaw nagkasala, mayroong ibang paparusahan? By flesh ang pag-iisip doon, natural mind. Sabi ng announcer, yung mga leaders din, wala pa ako nakita sa buong mundo na mga judges o mga law sa bansa na kung ikaw nagkasala tapos mayroong magsasabi sa iyo, ako ang magpapalit sa iyo. Wala.
Yes, wala talaga yan sa mundo na yan, na ikaw nagkasala, tapos yung tatay mo, or paparusahan yung tatay mo, or yung magsabing, ako na lang ang paparusa. Wala yan sa mundo. Kaya this is a spiritual mind that Jesus Christ came onto this world. God yan siya eh. God. Kaya nga, napakahirap maintindihan yan kung hindi natin talaga maintindihan yung ano yung purpose talaga ni Jesus Christ dito at sino siya. Akala lang natin simple lang siya na tao na ako papalit. Hindi ka pwedeng pumalit. Hindi ka pwedeng pumalit doon. Hindi ka nga pwedeng palitan ng tao eh. Kaya kung ang iyong theology ay si Jesus Christ ay man, hindi siya makakaligtas. Hindi siya makakaligtas. Kasi hindi siya God eh. Ang iyong theology ay hindi rin man si Jesus Christ, hindi ka rin maliligtas. Kaya nga importanteng Jesus Christ is fully God and fully man. Kasi yun yung requirement ng God na talagang pumunta dito si Jesus Christ. Not only on the cross, not only on Friday, pwede namang ipadala si Jesus Christ on Friday. O Jesus Christ, pumunta ka na rin, magpapako din Friday, patawarin mo na yung mga kasalanan. Hindi. Si Jesus Christ ay born of a woman. Born under the law to save those who are under the law. He is a perfect woman. He is a perfect man. And he is a perfect God. Of course, redundant yung perfect God. God is perfect talaga. So, yung mga ano na parang wala naman talagang batas sa buong mundo na i-substitute. Yes, wala yan sa batas kasi hindi maabot yan ng ano eh, hindi yan maabot ng pag-iisip ng natural mind. The natural mind cannot understand all these things because these are things are spiritually discerned. Sabi nga sa 2 Corinthians 2:14. Ngayon, ang ibig sabihin nito, hindi tayo talaga makakaintindi nito unless na mabubuksan ang ating puso't pag-iisip na we are saved by grace through faith. We are based by grace through faith. Ngayon, titingnan natin yung global, no? Kasi tapos na yung spiritual. Ang global naman, all Israel will be saved. But not all Israel will be saved. Kasi titingnan natin ang Zechariah, kasi doon sa 11, babuksan ko lang natin ng 11 ng Romans, kasi baka sabi. Romans 11:25, sabi dito. Romans 11:25. Kasi ito yung mystery. No, mystery. 11:25 ng Romans. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery. Pinawalan ko na itong mystery na this is progressive revelation. Hindi ito piniliwanag sa Old Testament people. Pero ipiniliwanag na dito sa New Testament. Lest you should be wise in your own opinion. That blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentile has come. And so all Israel will be saved as it is written. Pero, titingnan natin ang Zechariah 13, no? This is before, sabi nga, before 14, pero babasahin natin ang 13. Zechariah. Okay. Zechariah 13. Okay, ganito, Zechariah 13. Aha. Seven. Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is my companion, says the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Then I will turn my hand against the little ones, and it shall come to pass in all the land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left in it. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them, and I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. During the tribulation, during the great tribulation, after the rapture, kasi ang rapture po ay mararapture na yung mga church, yung mga Christians na nabilib. Ngayon, 2/3 of Israel
2/3 of it shall be cut off. 1/3 na lang ng Israel magano. Tapos dumating na ngayon tong 14 ng Zechariah. Behold, the day of the Lord is coming, and you shall spoil with dividend and the mist, and I will gather all the nations to battle against Jerusalem. No? Papalibutan ng Jerusalem. The city shall be taken, the house rifled, and the women ravished. Half of the city shall go into captivity, but the remnant of the people shall not be cut off from the city. Then the Lord will go forth and fight against those nations, and he fights in the day of battle. And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives. Dadating na si Jesus Christ. In that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which faces on the Jerusalem. And the Mount of Olives shall be split into two, from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of the valley shall toward the south. So, kung babalik na si Jesus Christ, magkaroon ng Armageddon dun sa Jerusalem, near part, natatalo na ngayon yan. Ngayon, kung may oras pa tayo, pero kasi mayroon doon mayroon doon parang paano yung mga lahi ni Abraham na iba. Sabi dito sa Matthew 25. Matthew 25. The goat and the sheep, no? And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. This is the judgment of nations, the goat and the sheep and goat judgment. Then the king will say to those on the right hand, "Come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I am hungry and you give me food. I am thirsty and you give me drink. I am naked and you give me clothes. I am sick and prison and you visited me." So doon sa kabila, "I am hungry, you did not feed me. I am thirsty, you did not give me drink. I am naked, you did not give me clothes. I am sick and in prison, you did not visited me." Although sabi na in a spiritual pwede natin hawakan, pero this refers naman, this is the judgment at the end of the great tribulation, na yung mga bansa na they're against Israel kasi, although ang ating salvation ay by faith through grace and the faith, but ang reflection talaga ng ibang bansa, mayroon mga tao doon na tutulong din sa Israel. Mayroon din tao na tutulong sa Israel. In the macro level ito, pero pwede rin naman natin gamitin ito na kasi ang ating manifestation ng ating kaligtasan ay nakakagawa tayo ng mabuti. But this refer to the other children, kasi other children na wala talaga, and some of them, no, we do not also believe na during the great tribulation ang maliligtas lamang ay Israel at ang ibang mga countries ay hindi maliligtas, pero ang great tribulation naka-focus doon sa Jerusalem, pero mayroon din talaga ng mga tao na maaawa sila sa Israel, and although ang iba ginagamit ito for talagang words, no? Marinaw na words, but this is a manifestation that they have also faith in the Lord Jesus Christ. Okay, on the spiritual level, the two covenants is focusing on the law and the gospel. The law and the gospel talaga, na ang law talaga, mayroon niyang lugar sa ating buhay. Hindi naman natin pinapalayas talaga yan kung hindi naman talaga nakakasagabal sa ating pananampalataya kay Jesus. Pero ang karamihan, hanggang hindi mo inabandon ang law, you will not appreciate the work of Jesus Christ ng iyong salvation. Kaya nga sabi ni God, i-abandon mo muna yung pag-isip mo na you will be saved by your works, by adding works on the righteousness and finished work of Jesus Christ, then you will be saved. Kasi yun ang nagpapagulo sa atin. Kaya nga sabi, salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Ngayon, ang Israel ay model yan ng Panginoon sa atin. We cannot read in the Old Testament na about the Gentiles.
Mahirap maghanap ng about the Gentiles. It is all about Israel. Tayo ay parang micro tayo na Israel eh. Micro tayo na ma-Israel. Ang ating mga covenants, ang ating paniniwala ay nakabase sa Bible. And all of them as parang Israel lahat yan. Israel lahat yan. Ngayon, kung hindi tayo maniniwala na yung promise ng Israel ay mangyayari sa Israel, we cannot also have faith in the Bible na ang ating kaligtasan ay talagang ibibigay ng Panginoon yan. Kaya ang ating mga verses ay, for by grace you have been saved through faith, naniniwala tayo sa covenant of Abraham, and we can only be included in the covenants of Abraham when we believe on the Lord Jesus Christ. Kaya nga minsan, parang maraming anti-Semitist, yung mga anti doon sa mga ninuno talaga ng ni Abraham, no? Na in Israel, ganun. Sabi ni God, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. So, sa atin, no? Sa atin ay parang, although this is a global implication, ang mga anak ni Ismael ay yung mga Arab countries. Ang mga anak ni Sarah, no, ay yung mga Israel as Jerusalem na nasa baba pa, nasa taas pa. Hanggang hindi maniniwala ang Israel, they will not be saved. Kaya nga, not all Israel will be saved. 1/3 lang ang maliligtas doon. At kung hindi sila maniniwala kay Jesus, I believe that our salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. If Israel will not receive Jesus Christ as their Lord and Savior, they will not be saved. If the sons of Ishmael will not receive Jesus Christ as their Lord and Savior, they will not be saved. They will not be saved. Maski marami sila. But in the future, dadami din yung Israel. At they will stay in the millennial kingdom. Kasama din tayo, nagre-reign doon. At dadami din sila because is righteousness. Pagbibigyan din sila na mapakita yung kanilang righteousness. But salvation is by grace through faith alone. Bilang pagtatapos po in 1 minute, yung two covenants na yan ay symbolism yan. Kaya nga doon, Jerusalem from above and other people and Jerusalem, including the Jerusalem now, they are on the flesh, because the Jerusalem right now is not yet believing on their Messiah Jesus Christ. Unless they will believe on the Lord Jesus Christ, they will not be saved. But those Jerusalem above, these are the people who are believing on the Lord Jesus Christ. Tayo yon, nananampalataya sa trabaho ni Jesus Christ, the work of Jesus Christ, the person of Jesus Christ. Tayo yung Jerusalem of the above. And He will bring down. At those Jerusalem naman talaga na physical Jerusalem, kung sila yung maniniwala in the future, they will be included in Jerusalem in the above. And those Arabs, mga ninuno, mga angka o mga inapo ni Ismael, kung sila yung maniniwala in the last days, they will also be saved. Kaya nga, salvation is of the Lord. Salvation is on the Lord Jesus Christ. Sinabi nga ni Peter doon sa Acts 4:12, for there is no other name that you will be saved. For there is no name under heaven given to men in which you will be saved except the name of Jesus Christ. Doon sa, sabi ni Paul sa 1 Timothy 2:5, there is one God and one mediator. Jesus Christ is the mediator. He's also God. But sa sentence na to, there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. So wala pong makakapag-mediate. Wala makakapag-mediate sa atin ng ating kasalanan except Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So mga kapatid, I hope these two covenants, these two women representing the two covenants, na maintindihan natin that it has implication on our spiritual side and it has implication on the global side. At alamin natin, makikita natin na ang prophecy ng Panginoon ay totoo. Sabi nga, mayroong kasabihan na the prophecy
is a signature of God. Isa yan, prophecy of the signature of God. Marami na pong nakasulat ng mga prophecies before na napo-fulfill na po ngayon. Marami na. Maraming hula kay Jesus Christ na napo-fulfill na ngayon. Kaya nga, when we read about the prophecies, babasahin natin ang Bible, our faith will increase kasi nga, faith comes from hearing and hearing by the word of God, and it is about Jesus Christ. So believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Believe that you are a sinner. Believe that you cannot save by yourself. Believe on the finished work of Jesus Christ. Believe that you can only be saved by the Holy Spirit, and it is through faith and not by your works. Salvation is all of God. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not by your works, so that nobody could boast. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat sa araw na to na binigay mo sa amin upang kami, Lord, ay makarinig na yung mga salita. Lord, ikaw din po, Lord, ang patuloy na mag-bless ng mga taong makarinig. At sa oras na to, Lord, kung mayroon man po, Lord, lumapit sa iyo, tanggapin ka, Lord, na kanyang tagapagligtas, maniwala na si Jesus lamang aming kaligtasan. Buksan mo po, Lord, ang kanyang puso at isipan. Siya ay mag-repent at lumapit sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat muli, Lord. Bless mo rin po, Lord, ang makikinig. Bigyan mo kami ng boldness to really express and preach the gospel. Although kami ay kinakansawan, binubuli, nakasulat po yan sa Biblia na kami, Lord, ay magtityaga, maging patient, at patuloy na magpapahayag na iyong mga salita. Kasi we believe, for we are not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God to salvation, to the Jew first and then to the Gentiles, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, we are the just will live by faith. The just shall live by faith. Salamat muli at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. God bless po.